Kay Esperanza. Ayoko maniwala sa sinasabi nila. Gusto ko marinig mismo sa bibig mo na hindi ikaw ang nagpasulong ng bodega. Sabihin mo sa akin ito. Eh, sa serio, gusto mo ni Inday nga. Nandito kita. Para kag kruseta. Paano nga magagawa na Tia Esperanza yun? Bakit si Cruzeta pa? Makinalaman yung bata sa kanya. Oo nga po eh. Kung kailan naman, mag-weddings na kayo ni Inday. May nangyari pa na ganito. Akala naman ako, okay na eh. Everything's fine. Tapos, may bago na namang problems. Oo ba, Corazon? Wala na yata ang katapusan to. Tia Esperanza, sabihin mo sa akin ang totoo na hindi ikaw ang nagpasunog ng bodega. Tignan mo ko, Tia Esperanza. Sabihin mo sa akin na hindi ikaw ang nagpasunog ng bodega. Sabihin mo sa akin. Patawarin mo ito. Ako ang nagpasunog ng bodega. Bakit mo nagawa sa akin yun? Dahil may kasalanan siyang gusto niyang pagtakpan. Nakadispalko siya ng malaking halaga. Pinawawalan ang pera ng kumpanya Marimar. Binulsa niya. Totoo ba yung Esperanza? Basta mag-iingat ka, seryo. Tumawag ka lang kapag may kailangan ka. Tony, kamusta na ang lagi ng Cruzeta? Hindi pa raw lumalabas ang EEG. Alam na nila kung sino gumawa ng sunog sa bodega. Yung tiyahin ni Marimar. Si Tia Esperanza? Pero bakit? Totoo ba yun? Yung mga pinakuha kong dokumento sa'yo. Kaya mo pinasunog ang bodega para hindi ko malaman lahat ng katarantaduhan mo! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Marimar. Marimar, patawarin mo. Hindi rin alam yung seryo eh. Pero may kutob siya na may kinalaman ito sa negosyo. Binanggit kasi niya sa akin na may malaking pera nawawala doon sa Aldama Group of Companies. Antonio, si Tia Esperanza ang nagyakaw? Malamang. Alam ko malaki yung sananay ko. Alam ko! Tama itong umpisa pala inamin ko na sa'yo. Natakot ako pa. Natakot ako magalit ka sa akin. Natakot ako na magkamalat ang sama natin. Pero ni minsan hindi dumaan sa isip ko na masasaktan si Cruzeta. Hindi ko sasaktan si Cruzeta kahit kailan din mahal ko siya. Mahal mo na ako! Alam mo ba kung anong kalagayan ng anak ko ngayon, ha? Alam mo! Hindi ko sinasadya, Marimar. Alam mo, hindi magagawa yun ni Esperanza eh. Tapat siyang tao at malaking tiwala sa kanya ni Marimar. Nagkamali si Marimar ang pagkakakilala sa Tia Esperanza niya. Ano ba yan?
Halos lahat na lang yata ng tao nakapaligid kay Mare-Mare. Di ba pagkakatiwalaan? Inuhutas siya. Hindi mo ginusto. Pero nangyari na. Nasa pangalim ngayon ang buhay ng anak ko. At kahit anong oras, pwede siyang mamatay. Hindi ko alam kung anong hinihiling mo sa akin. Pero ngayon kinamumuhian kita. At ayoko nang makita ka pa! Pero kung kinuha man ni Tia Esperanza ang pera ng kumpanya, sigurado ako pinagsisihan niya yun. May tunay siyang malasakit kay Marimara at kay Crucita. Yun nga eh, nakakalungkot isipin ang dahil sa pera kaya sila nagkakaaway ako. Yung iba dyan, dahil sa lalaki. Nalimbanwan! Matuwanin mo! Kaya na lang pamilya ko! Manimbanwan! Pamilya? Ang pamilya, hindi pinapahamak ang kapwa-pamilya niya. Pag pinangyaring masama sa anak ko, dahil sa kasalanan ginawa mo, patawarin ako ng Diyos. Pero baka mapatay ka. Marimar! You need help? Para kasing ang bagal mo magligpit eh. Tingnan mo nga naman ang kabalaran. Hindi na kita kailangan pang sirain kay Marimar. Ikaw na mismo ang nagsira sa sarili mo. Salamat. Huwag ka masyadong magpaksaya. Hindi pa tapos ito. Hindi porkit mawawala ako sa bahay na to. Titigilan kita. Malakas ang ebidensya namin labang kay Mr. Esperanza Aldana. Lalo na tinamin niya sa inyo na siya ang nagutos. Gusto niyo bang ipadakip ko na siya? Sa totoo lang, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala dyan. At hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko. Wala ba kayong planong magsampa ng kaso laban sa tiyahe niya? Ang importante sa akin, kaligtasan ng anak ko. Yun ang iniisip ko ngayon. Mag-iingat ka, Angel. Dahil babalikan din kita. Hindi ako papayag na saktan mo si Marimar. Talaga? Nakakatakot? Tapang mo naman. Alam mo kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang kasi natalunan ka na wala kang kalaban-laban sa akin. At magtatagumpay ako sa lahat ng plinano. At wala kang magagawa para pigilan ako. Pero tingnan mo, please. Ipadadampot na kita. Sana pala pinadala mo lang kay Arturo to sa ospital para dumuni ang pinirmahan. Okay lang, Dad. Ando naman si Marimar eh. Kumusta na pala si Crucita? Pwede ka na ba siyang dalawin? Stable naman siya, Dad. Kailangan lang malaman ng doktor kung naapektuhan ba talaga yung utak niya doon sa carbon dioxide poisoning. Eh, medyo nahihirapan kasi siyang gumalaw at magsalita. Si Marimar, kamusta siya? Hindi pa rin ako makapaniwala. Si Tia Esperanza may kagagawa ng lahat ng ito. Hindi na talaga siya dapat nanatili pa sa bahay natin. Balita ko nag-check-in siya sa Paradiso Hotel. Actually, mas nag-worry ako kay Marimar. Okay. Kasi Dad, masyado niya yung dilibdib yung nangyari sa anak namin. Ay, natatakot ako na kapag dumating yung araw ng bibigyan ng doktor yung resulta ng EEG. Baka hindi niya kayanin. Angelica, ayoko muna pag-usapan si Tia Esperanza. Naintindihan kita. Pero dapat siya managot dito. I mean, kamuntik mo namatay si Crucita. Kung ako ikaw, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Siya dapat ang nandito sa ospital at hindi si Crucita. Walang kasalanan si Crucita. Bakit siya yung nadudusan dito? Angelica, please. Anong ibig mo sabihin? Kasi magulo kasi utak ni Marimar ngayon. Her emotions are very high. Tsaka na yung mapusok siya sa mga desisyon niya. Natatakot ako baka may magawa siya. Hindi sa sarili niya, pero baka sa ibang tao na mapagsisisihan niya later on.
Nung isang araw lang, ang saya-saya nang binabalita sa atin ni Sergio na sa wakas, mabubuo na yung pamilya niya. Tapos ngayon, binana lang ito nangyari sa kanila. I don't wanna say it, pero bakit parang minamala sila? Minamala sila dahil kay Angelica. Renato, ano naman ang kinalaman ng dati mong asawa sa sitwasyon nila Sergio ngayon? Rhea, si Angelica, salot yan. Kampon ni Satanas yan. At sa bawat bahay na tira niyan, talagang di mawawala ng kamalasan mo. And I'm telling you, I have a strong feeling na meron kinalaman ka si Angelica sa mga pagsubok na dumarating na Sergio at Marimar. Don't you think you're being unfair to her? Unfair? No. Hindi mo kilala si Angelica. Sagad sa butong kasama niya. Kaya hanggat nasa tabi ni Marimar, ito si Angelica. Hindi matapos ang kamalasan nila. Lumabas na ho ang EEG results ni Crusita. And? Tatapatin ko na po kayo. 8 to 10% lang ho ang oxygen intake ni Crusita during the fire. At kung tumagal pa siya ng 6 to 8 minutes exposure sa fire, it would have been fatal. Sir? Kinalulungkot ko pong sabihin, nagkaroon po siya ng mental failure at unconsciousness. Dok, anong ibig sabihin nito? Anong mangyayari sa anak ko? Some parts of Crusita's brain are not functioning properly. Kaya kung mapapansin nyo, hindi po siya nakakapagsalita. Hindi siya nakakakilos. Para ho siyang na-stroke. Is it permanent? I mean, wala ba kayong magagawa para maayos ang kondisyon niya? Under observation si Crusita dito sa ICU for 72 hours. Kapag hindi ho siya nakarecover dito, would be fatal. Hindi. Dok, hindi totoo eh. Kapag nakarecover siya, wala pa rin kasiguraduhan kung kailan manunabalik ang dating lakas at kalusugan ng anak ninyo. Pwede hong bumalik sa dati at bumuti. At may posibilidad din hong hindi na siya bumalik sa normal. Ano ibig mo sabihin? Na habang buhay magiging baldado anak ko? Hindi totoo yan! Nagsisinungaling yung gagaling ang anak ko! Nagaling si Crusita. Let's just hope and pray for the best. Excuse me. Crusita. Sero, sabihin mo sa akin, di ba? Gagaling si Crusita. Hindi siya magiging baldado, di ba? Gagaling siya, di ba? Gagaling si Crusita. Gagaling si Crusita. Sero, si Crusita ba? Bakit ang anak ko ba? Puso mo. Puso mo.
Babe, solong-solong mo ako ngayon. Excited ka na ba? Hi, babe. Excited na ako sa'yo. Talaga? Hindi nga. Bakit ganyan ang suot mo? Ha? Himala, hindi ka yata nakabuntot doon sa kaibigan mo si Angelica. Kasi ano, babe? Babe? Nagbihis siya kanina, tapos, ang sabi niya, alis daw siya. Pero, hindi niya sinabi sa akin kung saan siya pupunta. May importante daw siyang aasikasuhin eh. Nandito ang mami. Alam, anak. Miss na kita. Miss na miss ka na rin ng daddy. Anak, sabi ng daddy mo, ipapasyal ka daw niya. Di ba ikaw yung flower girl namin? Ano? Paano makikita yung kasal namin ni daddy mo kung hindi ka gagaling? Kaya anak, gumising ka, ha? Ipangako mo kay mami na gigising ka. Anak, gigising ka, ha? Hintayin ka ni mami at saka ni daddy. Inday. Inday. Mugaling yan sa bibigil, Inday. Mugaling siya. Corazon, paano kung hindi nang kumaling si Crusita? Huwag kang magsalita ng ganyan, Inday. Dili yan mangyari. Gagaling siya. Huwag kang mawala ng pag-asa. May awa man ang Ginoo, Inday ba? Miss na kita eh. Talaga? Oo. Sige nga, gaano mo ko kamiss? Tama si Angelica. Dapat si Tia Esperanza nakatatay dyan. Hindi ang anak ko. Hindi si Crusita. Corazon, bantay mo si Crusita. Huwag mo siyang iiwanan. Sabi mo kay Sierra, huwag niyang iiwanan ang anak namin. Saan lang ka magpunta, ma'am? Uli ka? Meron lang akong maharapin. Saan ka magagalit sa akin? Ang buhay ka lang. Kapit ako. Corazon.
Oh, sa serio. Kala ko po, nagbalik na si Mami. Saan si Marima? Nag-alis po, sir eh. Wala siya nagsabi kung saan, basta nag-alis. Ha? Sino yan? May puntahan man ko na siya, sir. Saan ako? Saan ba doon siya pupunta? Saan naman hindi mo pinaalis? Sir, seryo, hindi ko talaga alam, sir. Wala niya kasama si Rodrigo. Nag-ingon siya nga, mag-alis siya. Natakot nga po ako eh. Parang dili niya alam ang gigawa niya eh. Nakakaawa eh. Senyo. Padre Boris. Kumusta na si Crusita? Naantay lang hanggang makarecover siya. Ayan mo. Nayawa naman ng Diyos. Nasaan si Marimar? Housekeeping! Housekeeping! Kanina ka pa ba dyan? Kakadating ko lang. Mahaga na. Saan ka ba galing? May pinuntahan lang ako saka nagpalit ako ng damit. Seryo, baka gusto mo muna magpahinga. Ako na muna magpapantay kay Crusita. Kumain ka na ba? Seryo? Paano kung hindi na magising si Crusita?
kapag nangyari yun, hindi ko mapapatawad si Tia Esperanza. Kasi naman tayo makawala ng pag-asa. Mabait nga mga anak natin eh. Masya papabayaan ng Diyos. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya gumigising? Sino mo tatatlong araw na pinanti mo rin gumigising yung anak ko? Gumigising siya. Nag-re-respond siya. Excuse me lang po. Good news po. Nag-stabilize na po ang mga vital signs niya. So, hihintayin na lang natin po ang full recovery niya. And then, in the meantime, patuloy na lang po natin ang pagbibigay sa kanya ng gamot. You need not worry, ma'am, sir. She's out of danger now. But she will still be under observation. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Angelica, yung maganda akong balita sa'yo. Ligtas na si Crucita sa ICU. Ngayon nilipat namin siya sa private room. Salamat naman kahit papano may magandang balita sa araw na to. Anong ibig mo sabihin? Marimar, may tumawag ng mga pulis kanina sa bahay. May masamang balita. Anong masamang balita? Tungkol kay Tia Esperanza. Patay na siya. May pumatay sa kanya. Ano? Paano nga daw ba pinatay? Pinatay niya eh. Oo nga, pero paano? Binaril ba? Sinaksak. Yun na nun, oh, marami. Babe, nakakatakot talaga. Grabe. Sergio. Dad. Alam mo na ba nangyari sa tiyahin ni Marimar? Hindi pumatay kay Tia Esperanza kagabi? Sino? Eh, hindi pa alam. Iniimbestigahan pa daw ng mga polis. Ano ba naman ito? Sunod-sunod na balita? Kakawindang? Pero ako, pag namatay, gusto ko yung maganda pa rin ako. Ano kaya yung best way na mamatay? Ano ka ba? Huwag ka nga ganyan. So ano na, may suspect na ba mga polis? Eh, wala pa nga eh. Pero pupunta daw sila dito para magtanong-tanong. Ano? Baka mapagbintangan si Marimar. Hindi ba nag-aaway silang dalawa ni Esperanza? Pero hindi naman magagawa ni Marimar yun, ha? Alam ko, ang sinasabi ko lang, ihanda mong sarili mo. Kayong dalawa ni Marimar magkasama kagabi, buong gabi.
talaga ikaw magiging alibay niya. Ewan ko! Pero... Pero babe, uy, sa atin lang to, ha? Oh. Naisip ko lang, hindi kaya si Marimar yung pumatay? Di ba nga, hindi mo ba natatandaan yung binantaan siya ni Marimar sa Tia Esperanza dahil doon sa nangyari kay Crucita? Pero, di ba umalis si Angelica kagabi? Bumalik siya, madaling araw na. Oo nga, no. So, sa tingin mo si Angelica ang pumatay? Oh, no. Alam mo, pwede. Hindi naman ako magtataka kung siya eh. Kaya niya naman gawin yun eh. Dahil ang sama na ugali ng babae yan. Sorry, parang ba ako si Angelica? Ko sa ospital kagabi, wala si Marimar. Dumating lang siya na umaga. Teka, I have to go. Alam niyo naman siguro kung bakit ako narating. May ilang katanungan lang ako sa bawat isa sa inyo. Baka may maitutulong kayo sa paglutas sa murder case ni Mrs. Esperanza Aldama. Makikipag-cooperate po kami sa inyo. Gusto rin po namin malaman kung sino pumatay kay Tia Esperanza. Nasaan ka nung gabing mangyari yung krimen? Nandito po sa bahay. Anniversary nga po namin nung jowa ko eh. May iba bang tao rito? Nandito rin po si Angelica. Nagkachismisan pa nga po kami bago yung... You know. Gaano mo kakilala si Mrs. Esperanza? Pinsan ho siya ng ama ko. Hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon pa para makilala namin ang isa't isa. Pero si Marimar malapit sa kanya. Ikilala ka bang ibang tao na may galit sa kanya? Nagkaroon po sila ng alitan ni Marimar tungkol sa negosyo. Tapos pinalaya siya sa mansyon. At hindi ba ang away nila? Nagkasigawan nga sila. Galit na galit si Marimar. Natatandaan mo ba kung anong sinabi ni Marimar kay Esperanza? Sabi niya, ayaw na niyang makita si Tia Esperanza. Pagdasal daw ni Ma'am Esperanza na walang masamang mangyari kay Crucita. Dahil kapag nagkataon, mapapatay kita. So, mayroon na tayong suspect. Champagne-champagne ka dyan, ha? At bakit ka nagsiselebrate? Hey, birthday mo ba? Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Happy birthday! Ang tanga mo! Siselebrate lang ako, no? Pa, kasi masaya ako. Bakit ka nagsiselebrate? Dahil sa kamatayan ng Esperanza. Ayos na lahat ng vital signs ni Crucita. Kaya siguro, bata pa siya, kaya naka-recover agad ang katawan niya. Mga ilang araw pa dito sa hospital at couple of therapy sessions. At maiuwi niyo na rin siya. Narinig mo yun, anak? No. Kaya kailangan magpagaling ka, ha? Para makauwi na tayo sa bahay. Yes, ma'am. Ha? Nagsiselebrate ka dahil namatay si Tia Esperanza? Dahil simbolo ito ng pag-usad ng mga plano ko, Monica. At pagbagsak ni Marimar, at muli kong pag-angat. Cheers! Cheers. Me? Kagaling ka na, anak, ha? Kaya, magpapagaling ka yung baby niyan, ha? Galing na yan. Oh, uwi na tayo, diba? Saan yung ice cream? Ice cream? Ice cream? Puro ka ice cream! Magandang araw sa inyo. Pepe, magandang araw. Anong balita? May bago ba tayong balita sa kaso natin? May nakuha kaming bagong lead. Kinakailangan namin dali si Miss Aldama sa presinto. Bakit to? Marami kaming gustong malaman tungkol sa pagkapatay kay Miss Esperanza Aldama. Fred,
Tama na to. Lasing na ako eh. Lasing din ako, no? Pero lasing ako dahil unti-unti ko nang natutupad lahat ng mga plinano ko. Anong plano yan? Una, ang aking kalayaan. Malapit na ako makaagpas sa asawa ko. Divorce paper niyo ni Renato? Kung meron kayong mga gusto malaman, bakit hindi na nang tanongin dito? Ba't kailangan kong pumunta sa presidente ni Marimar? Marami kaming gustong malaman sa kanya at kinakailangan makuha namin siya ng statement. Misal dama? Linda, sadali. Naintindihan ko, pero tignan niyo naman yung anak namin. Hindi pa nga siya gumagaling eh. Kailangan niya ang nanay niya. Maawa naman kayo. Maayos namin kayong pinakikiusapan. Ang utos sa amin, dahil yun sa presidente si Mr. Dalma. Ngayon, kung magmamatigas kayo, tatawag ko to kay General. Baka mas lalo kayo mapahiya. Oo. Papadala ko lang yan sa abogado namin. At sampitik ko lang, Monica. Malaya na ako. Tapos, pwede na ako magpakasal sa kahit sinong lalaking gusto ko. At sino ng mga lalaki yan? Nanakot ba kayo? Unang-una, wala naman kayong warrant ah. Sabi, pupunta kayo dito para tauti kami. Wala kayo sa lugar, kaya mabuti pa lumabas na kayo. Seryo? Huwag mo ako itula. Assaulting ang police officer ang ginagawa mo. Nakikiusap nga ako eh. Assaulting, wala mo ginawa sa inyo ah. Nakita nyo nakahiga yung anak ko, may sakit. Pagbira naman. Sino pa ba? Seryo? Hindi nga available yun, no? Engaged na sila ni Marimar. There's no way. No way para agaw mo siya kay Marimar, no? Ano? No way. No way. Yeah. Talaga? Okay. Eh, kung patayin kaya kita ngayon. Ha? Patayin kita ngayon. Alam mo, friend. Kayo talagang nakatakda ni Seryo. Angelica. Seryo. Di ba bagay na bagay? Ako, wag mo ako pinaglolo ko, Monica, ha? Niloko yun. Totoo yun. Huwag kang ang nega dyan. Dahil malapit nang matupad ang second wish mo. Malapit na. Wish? Ano ba yung second wish mo? Monica, malapit nang mawala ang balakid sa pagsasama namin ni Seryo. Gawin yung gusto niyong gawin sa akin pero hindi lalabas ang kwartong to si Marimar. Seryo, makinig ka sa akin. Sasama na ako sa kanila. Marimar, ano ba? Eh, hindi naman sila alis dito kundi ako sasama sa kanila eh. Aayos lang ang mami, ha? Mami, no. Anak, huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari sa mami. Gagawin ko lang ito para kay Tia Esperanza. Tapos babalik agad ako, ha? Ano? Sama ako, sir. Liga. Hindi na seryo. Kailangan bantayan mo si Crusita. Walang magbabantay sa kanya dito. Pero paano ka? Kaya ko ang sarili ko. Magpasama ka kay Rodrigo, ah. Tayo na, Miss Alara. Mag-ingat ka. Balita mo. Ako, sir. Bitbit ng mga polis. Sir Silvio, gasat pa si Ma'am sa police cars. Ano ba nangyari? Kailangan daw magbigay ng statement si Marimar sa police station. Daddy, kukulong si Mami. Hindi anak, hindi kukulong si Mami. May ba't siyang ginawa? Wala siyang masamang ginawa. Kaya walang masamang mangyayari sa kanya. Babalik siya, okay? Kaya huwag ka matatakot, walang dapat matakot, okay? Sir Silvio,
Puntahan mo si Inday. Maniwala ka sa akin, Sir Silio. Kailangan ka niya. Di siya pwede mag-isa, Sir eh. Akong bahala kay Cruzeta. Please. Sige, Sir Silio. Tatawagan ko agad si Tony Rambaldes. Padediretsyin ko agad siya dyan sa presinto. Presinto? Anong presinto? Si Marimar. Eh, bigla na lang kinuha ng mga pulis dahil pinagbintangan na siya ang pumatay kay Esperanza Aldama. Teka, paano yung nadawit sa kaso si Marimar? Bella Aldama, anong ginagawa mo dito? Gina, sabit na kayo. Boss! Tumuloy na naman. Tama lang. Tumul ba dito sa pagpasa lang kay Esperanza Aldama? Galit ka ba dito sa kaso? Miss Bella Aldama? Eh, nga rin ang nagagalit ni Sir. Napati si Marimar, eh, pinipermisyo ng mga polis. Kaya nga nagpapatawag siya ng abogado para samahan siya doon. Kuwawa naman si Marimar. Sigurado ko, gulong-gulo na yung isipan nun. Kung ako nga, hindi ako makapaniwala na wala na si T.A. Esperanza. Ito ba talaga dito kung sino dumadat yung pinagpipiestahan nila? Kapag sikat at kilala ang dumaray. Tulad ninyo, Miss Aldama. Asya nga pala, ako si Inspector Vito. Kilala ko ang inyong ama, si Senyor Gustavo. Dati ako security guard sa kanyang building bago ako naging polis. Talaga po? Kinagagala ka po kayo makilala. Kaya nung malaman kong inibitahan kayo para bigay ng statement, ako mismo nag-volunteer. Kahit na ako na ang may hawak ng kaso. Kaya Miss Aldama, huwag kayong magalala. Bibilisan natin to para makabalik na kayo sa inyong pamilya. Baka naman may isang patadala ng mga polis kaya hindi nampot si Marimar. Hindi yung padalos-dalos yung mga yun eh. Nalalaman nila. Oh, sige, papunta na ako dyan, ha? Boss, huwag na kaya tayong tumuloy. Huwag tumuloy. Kailangan ako ni Marimar doon. Eh, boss, baka masabi tayo doon, eh. Ah, ano nagsasabi mo? Eh, di ba kaya pinampot ng mga polis si Marimar dahil suspect na siya? Witness siya, hindi sa suspect. Kaya nga siya nandun sa police station para magbigay ng statement niya. Eh, bossing, nakita naman natin kung gano'ng katindi yung galit ni Marimar kay Tia Esperanza nung napahamak si Cruzeta, di ba? Kahit sinong ina kaya pumatay sa alang-alang sa kaligtasan ng kanilang anak. Ang gusto ko lang malaman, Miss Aldama, ay kung nasaan kayo nung gabi may mangyari sa inyo, Tia Esperanza. Umalis po ako ng ospital dahil pumunta ako sa opisina. Dahil marami akong kailangan sikasuhin, ilang araw di kasi ako nawala. Inaayos lang akong problema. Problema? Anong problema? Problema po sa opisina, sa kumpanya namin. Pero madali din naman pong naayos yun. Makasalita ka, parang inaakusahan si Manimar. Ano sa kriminal? Hindi, boss. Sinasabi ko lang yung pwedeng isipin ng mga polis. May nakakita ba sa inyo doon sa loob ng isip? May makakapagpatunay ba na naandun kayo? Gabing-gabi na po kasi nung pumunta ako doon, kaya wala lang tao. Pero siguro naman po nakita ako nung security guard din sa baba. Pagkakalain niyo sa opisina, saan kayo nagtuloy? Arturo, inosente si Marimar. Wala sa pinapatay na tao at kahit kailan, hindi saan pwede manakit ng kapwa niya. Hindi kaya gawin niya. Hindi pwede gawin niya. Wala siyang kasalanan, boss. Nasasaktan ako. Magpatuloy kita sasaktan kung hindi maiusin yung pag-iisip mo. Huwag akong suportahan si Marimar. Diwag, hindi kita kailangan. Tumuli po ako sa bahay dahil nagpalit ako ng damit. Tapos bumalik ulit ako sa ospital. Hindi ba kayo dumaan doon sa hotel kung saan naandun ang inyong Tia Esperanza? Hindi. Hindi ako pumunta sa hotel. Sa totoo lang, Miss Aldama, walang bakas ng forced entry sa hotel room ng inyong Tia. Diyak siya mismo ang nagbukas ng pinto para papasukin yung bumiktima sa kanya.
Ang ibig sabihin nun, kilala niya yung killer. Para saan? Kumusta si Rosita? Medyo okay na po, Padre Boris. Ay, salamat sa Diyos. Hello, Rosita. Hello po. Eh, bakit si Mamita hindi niya ako dinadalaw? Baby Gil? Dili naman makabalik dito si Mamita ni mo. Bakit po? Thank you. Excuse me, gentlemen. I am Attorney Romero. Miss Belia Altama's lawyer. I just would like to talk to my client first before you continue the interrogation. Belia? Attorney, it's okay. Nasa si Tia Esperanza. Gusto ko siyang punta. Bakit? Hindi ko pa siya nakikita. At gusto ko siyang makita. Sasamahan ko kayo. Tony. Rosetta, wala naman si Mameta. Patay naman siya. Ano po yung patay? Multiple stab wounds ang kanyang kinamatay. Parang galit-galit yung pumatay sa kanya. Siniguradong patay siya bago umalis. Matalas yung murder weapon. Kaya malinis ang mga sugat na malalalim. Parang isang manipis na instrumento ang ginamit. Kutsilyo? Hindi kutsilyo, pero hindi namin malaman kung ano yun eh. Nawawala kasi yung murder weapon sa crime scene. Ganito yun eh. Si Mamita, nakatulog siya ng masyadong matagal. So, nung matagal siya nakasleep na, umakyat na lang yung kanyang spirit sa sky. Kasama ng mga clouds, kasama ng mga stars. Tapos nakita niya si God. Kilala mo naman si God, no? Eh, nakita ni Mamita na napakaganda dun sa taas. So, dun na lang siya magstay kasama ni God. Pero hayaan mo, anak. Magbabantay pa rin siya sa iyo, pero galing dun sa taas kasama ni God. Andiyan pa rin siya. Nakatingin siya sa iyo ngayon. Yes.
esperanza. Kasalanan ako ito lahat. Hindi ko akalain na kapinan mo ang esperanza. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko sa mga ginawa ko sa kanya. Sa mga nasabi ko hindi maganda. Si Esperanza, pinagsisisi ako na po. Ako ang nagdala sa kanya sa buhay. Kasalanan ko, ako yung may kasalanan. Hindi ko pumapatawad yung sarili ko sa mga nagawa ko. Pinadala ni Angelic yung divorce papers namin. Akala ko matatagalan dahil sa mga trahedya na nangyayari sa kanila niya. Ano na nga ba ang nangyari? Nalaman na ba nila kung sino ang pumatay dun sa tsaya nila? Patuloy pa rin ang investigasyon. Alam mo, naiisip ko nga eh, bakit parang ang dami tumarating na trahedya sa buhay ni Angelica. Una sa nanay niya. Pagkatapos, ito namang Esperanza. Parang ganun ba talaga kabigat magdala ng buhay ito si Angelica? Parang ang malas niya. O baka naman talagang siya lang yung nagdadala ng kamalasan sa buhay niya at dun sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sinasabi mo, yung dating, parang si Angelica ang may kasalanan sa lahat ng mga nangyayari. Parang ganun lang. Eh, akala ko ba nagbago na siya? Eh, maaari. Pero pwede rin naman na likas na talaga sa kanya yung magdala at saka mag-imbita ng mga kamalasan, trahedya, mga sakuna. Ano yun? Swerte nga ako eh. Ligtas na ako sa kanya. Hindi na ako parte ng buhay. Sinabi ko na sa'yo, napa-imbestigahan ko na ang lahat ng tao sa mansyon. El, Epe, alam kong inaapuran niyo ang kaso. Kaya hindi natapos ang inyong investigation eh. Tinanong nila mga tao tungkol kay Belle Aldama. Nag-concentrate kayo sa isang suspect. Paano kung may iba pa? Na hindi nyo man lamang tinanong yung ibang kasambahay kung saan sila nandun nung pinatay si Esperanza Aldama. Sandali nga lang. Pinalalabas mo ba dyan na wala akong nalalaman sa ginagawa ko? Alam ko na mas matanda ka sa akin. Pero baka nakakalimutan mo na ako ang direct superior mo. Pepe, gusto ko lang maging malinis at toro ang investigasyon. Sandali. Miss Angelica, konti nga bala lang po. Gusto namin kayo makausap. Gusto ko din po malaman kung sino yung pumatay kay Tia Esperanza. Kung makakatulong po ako, magpapaimbestiga ako. Dito na po.
Sinagot ko na po yung tanong na yan. Ang sabi ko na sa bahay lang ako nung gabing namatay si Tia Esperanza. Anong oras kayo magkasama ni Monica? Hindi ko na po matandaan. Monica, anong oras po tayo magkasama nung gabi niyan? Ha? Basta kahit sino magtanong, magkasama tayo kagabi. Actually, kasi na naman magtatanong sa akin. Basta, magkasama tayo kagabi, yun lang ang sasabihin. Eh... Ah! Sige nga, magkasama na tayo kagabi. Pabuti. Gabi po. Binubuo namin ang timeline ng buong pangyayari. Kailangan matandaan yun. Tsaka sinabi ko naman po sa inyo, di ba? Magkasama po kaming tatlo nung asawa ko. Nagsiselebrate po kami. Siguro po, maghahating gabi na po yun. Sigurado ko ba dyan sa sinasabing mo, miss? Oo naman po. Bakit po ba parang ayaw niyong maniwala? Sinisigurado lang namin na hindi nagsisinungaling ito kasama niyo. Perjury ang kundi niyo nalaman. At may mabigat na kaparusahan. Perjury? Oh my gosh! Ano po yun? Monica! Walang sinungaling dito. Ngayon kung tapos na kayo, pwede na kayo umalis. At tapos na ako, Miss Aldama. Pasensya na kayo sa bala. Makabado-kabado ba? Ano ba nangyari doon? Ito naman kasi si Angelique. Pilit niya akong magsinungaling. Sinabi niya na kasama daw natin siya nung pinatay si Tia Esperanza. Kahit wala siya. Esperanza? Sa ba't nangyari sa ito? Kilala mo si Esperanza? Anong ginagawa mo dito? Naikaramay lang po ako. Kaibigan po ako ni Esperanza Aldama. Ganun ba? Mapapahamak ako sa ginagawa niyong dalawa eh. Ba't pa nag-uusap kayo dito sa labas? Paano kung marinig kayo ng mga polis, ha? Pasensya ka na, Free. Natatakot lang kasi ako eh. Hindi naman ako sanay magsinungaling, hindi ba? Paano kung mahuli nila tayo? Paano pag nakita nila yung kilos natin na hindi totoo yung sinasabi natin? Ano kung mahimik ka dyan? Tayo ba kukulong? Ano ka makakasiguro? Feeling ko nga tingin nila sa'yo. Suspect. Baka sa akin na nga rin eh. Natakot ako, friend. Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Dahil planado ko tong lahat. Kahit anong gawin nilang pag-imbestiga, wala silang mapapalam. Hindi katulad ni Marimar. Bakit? Kung suspect ang tingin nila kay Marimar, suspect din ang tingin sa'yo. May alas akong hawak. Alas? At ilalabas ko lang ang alas ko na yun. Sa tamang panahon. Kapag hinog na ang pagkakataon. Kung kailan pwede ko nang ipako sa ako si Marimar. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin ako makapaniwalang wala na si Esperanza. Kausap ko lang ho siya nung gabing namatay siya dun sa hotel. Nandun ka din ba? Hindi, wala po. Pero tinawagan ko siya sa telepono niya. Siyempre, kinausap ko yung tao, malungkot eh. Umiinom nga siya nung gabing yun. Naputol lang yung usapan namin nung may biglang kumatok sa pinto niya. Sino daw? Hindi ko alam, pero sabi ni Esperanza, Belia daw. Pamangkin niya ko yata. Kaya binutol niya kagad yung pag-uusap namin. Hindi ko naman gusto matakalain. Hindi ko alam kung yung beses marinig ko yung boses niya. Nakikiramay kami, Marimar. Di ba, ayan mo sana nalang.
Nakikiramay ako, Miss Bella. Sir, sa tingin niyo po, bakit pinatay si Senyora Esperanza Aldama? May kinalaman po kaya ito sa Aldama Group of Companies? Hindi namin pwedeng sagutin yan. Confidential mga bagay na yan. Dito kami para makiramay. Tunay na nangyari. Reporter ka ba? Alam bang bawal ang media rito? Rodrigo! Sir, hindi ka ba respeto yung namatay? Ito lang yung panahon niya para magbukusa. Konting katanong. Hindi ka pala kamag-anak. Ipapas ka na, sir. Sorry. Bawal kayo dito. Sorry, okay. Kunting katanungan. Sige na. Basta. Reporter ka. Bakit wala kang ID? Ano yan? Nagpapanggap ko ng kamag-anak, ha? Lumabas ka nga. Ilabas ito. Ikaw. Felix. Sir, pasensya na. Ako na bahala sa kanila. Oh, Vito. Hindi ko ba uuwi? Tatapusin ko lang itong transcript. Mukha ka nagpapasikat ka. Hindi naman. Chef, may nagpadala sa inyo. Ano to? Busy dito ah. Kailangan mahanap ako ng bago abogado si Marimar. Boss, ang abogado? Aanuhin mo naman ang abogado. Mas manatagan loob ko kung alam ko may magaling na abogado nagbabantay sa kanya. Si Marimar? Boss, kung si Marimar nga hindi kinakabahan, kaya dapat kayo, hindi kayo matakot. Hindi kinakabahan? Nakita mo ba itsura niya? Halos tulala na nga siya eh. Nag-aalala ako sa kanya. Turoyo ako maging kampante. Napakagulo ng sitwasyon ngayon. Gusto ko maging handa ako sa anumang pwedeng dumating. Sala mo, panunin natin. O, Bito, yan yung hotel ko sa pinatay si Esperanza Aldama. Surveillance video ito ah. Ay, ano naman yung pwedeng dumating, boss? Sinabi kasi sa akin si Marimar. Na hanggang hindi ko pa rin matanggal sa isip ko eh. Ako ang nagdala sa isip ko. Kasalanan ko. Ako yung may kasalanan. Meron at hindi ko pumapatawad yung sarili ko sa mga nagkawa. Ikaw ang una nagbitiw sa akin ng mga salitang yun, Arturo. Na pwede may ginawa si Marimar sa tiya niya. Bus, di ba yung binanggit ko nga yun, nagahalit ka pa sa akin? At ikaw mismo nagsabi sa akin na hindi magagawa ni Marimar yun. Dati yun, hindi ako naniwala noon. Pero nung narinig ko sa kanya ito ngayon, parang nadududa na ako. Hindi ko alam kung anong pa pwede niyang nagawa. Alam mo, parang may hindi sinasabi sa akin si Marimar eh. Natatakot ako para sa kanya, baka anong mangyayari sa kanya. At kung ano man yun, hindi ko kayang malayo ulit sa kanya. Ngayon pa na maayos na ang lahat. Ngayon pa na ikakasal na kami. Pause mo nga dyan. Dando siya nung gabi niya. Pinunta niya si Esperanza. Sir, siya ho ba yan? Malinaw ang video. Hindi tayo pwede magkamali. Siyan siya! Si Bella Aldama. Chief, pa-verify muna natin yung surveillance video. Okay, checkin mo ang oras at ang araw nung gabing pinatay si Senyora Esperanza Aldama. Imposible hindi siya yun. Kitang-kita natin. Nagsinungaling si Bella.
Sabi niya, hindi siya nagpunta sa hotel. Pero Jim, baka naman may paliwanag si Belia. Tatanungin ko siya. Hindi. Huwag mong gagawin niya, Bito. Kinakailangan gumawa tayo ng aksyon o kaso laban sa kanya. Hindi siya kinakailangan makaamoy ng anumang alingasnga sa gagawin natin sa kanya ito. At kapag sapat ng ebidensya natin laban sa kanya, doon natin siya pupuntahan at dadakpin. Mga kapatid, sa inyong kalumbayan at pangungulila, ay nakikiramay ang bayan ng Diyos sa binyag ng ating si Esperanza Aldama ay nahabagihin na ng pagkamatay ni Kristo. Ngayon naman, sa kanyang kamatayan ay natamo ang buhay na walang hanggan. Tandaan natin ang sinabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay na sumasampalataya sa akin. Kahit mamatay ay muling magsasama-sama sa piling ng ating Amang nasa langit. Amen. Esperanza! Happy na ka, Ma'am Esperanza. Kung saan man kakaroon, sana wag na kang magtigil nga, magtingin at magbantay kay Inday Marimar at kay Baby Gil Cruzeta. Salamat sa buong niyong pagtanggap sa akin. You made me feel like I was part of the family. Asahan niyo na lagi kong babantayan ang pamangkin niya. Paalam, Tia Esperanza. Magpula na makita kami ni Tay. Nandiyan ka. Kasama namin. Sa maikling panahon na magkasama kami ni Tay. Ni Esperanza, ikaw ang nagpatuloy na magmamahal. Ikaw ang nagkamay sa amin. Ikaw lahat. Ikaw ang nagkamay sa amin ni Crucita. Sa buhay namin.